Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis ng araw na ito ng Biyernes hanggang Lunes. Huling araw ng buwan ng Hulyo hanggang ikatlong araw ng Agosto 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang ating update, itong latest graph sat na araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Kita po natin yung LPA na si 91W na dumaan po sa Pilipinas nung nakaraang araw ay nandito na po sa may malapit na po sa Hainan Island. Nasa labas na po siya ng PAR, naging isa na po siyang ganap na tropical depression ayon po sa RSMC ng Japan Meteorological Agency. At ito po ay itong si TD91W ay kasulukuyan na lumalapit na po sa Hainan Island at bukas inaasahan na maglalandfall ito at sa Linggo tuloy naman po dito sa may bahagi po ng Vietnam dadaan po malapit sa Hanoi. So inaasahan po ang malawak ng mga pag-ulan dito sa karagatan ng West Philippine at South China Sea, lalo na in-enhance po niya ng hanging habagat, nagbibigay po ng mga pabugso-bugsong ulan, maulap na pabuwirin na may konting hangin sa may bahagi po ng Kalayaan Island Group, sa Palawan, Sulu Archipelago, kanluran bahagi po ng Kabisayaan at katimugan na parte po ng Oriental at Occidental Mindoro. At dito man po sa may kanluran bahagi po ng Mindanao, kasama po ang the rest of the Visayas, at dito rin po sa may Kabikulan, Luzon, lalo na sa may Central at Southern Luzon, Metro Manila, Calabarzon ay nasa influence po yan ng southerly at southwesterly surface wind flow, pwede nating sabihin na mahinang habagat. Dito naman po sa may hilagang Luzon ay apektado po yan ng monsoon trough. Ito po yung extension mula sa TD91W hanggang dito sa 92W. Bakit monsoon trough? Dahil po yung hangin ay galing sa southwest, influensya ng tinatawag nating habagat. Kaya monsoon trough ang tawag. Pero pag panahon po na wala naman habagat, magiging surface trough po yan. So, synonymous naman po ang definition nitong mga trough na ito. At ito naman po, yung pagbigla-biglang pag-develop sa nakalipas na 24 oras, itong si LPA 92W, bagong LPA po siya, medyo lumalakas po siya sa nakalipas na 24 oras, kaya tumaas po ang probability ng medium chance na maging bagyo, 35% to 65%. But ang good news ito, ito po ay hindi po makaka-affecto directa sa ating bansa dahil po ito ay papunta sa vicinity po ng in between Taiwan at Okinawa. At dyan po siya tatahak ngayong weekend. At hindi naman po siya nakakahigayat ng malakas habagat dahil po ito pong si 91W ang mas malaki. Doon na yun pumupunta yun yung hangin ng hanging habagat. At ito pong si 92W, baliwala naman po ito. Mabilis lang ito tatakbo patungo sa East China Sea towards Eastern China sa susunod na tatlong araw hanggang limang araw. At iyan po ang ating latest sa ating GraphSat. Medyo maulan po talaga ang ating bansang Pilipinas. At much needed naman po ito kasi nakalipas na ilang linggo ay medyo tuyo po ang ating bansa. Meron tayong below average rainfall sa nakalipas na dalawang linggo. But ngayon, ito na po ang saving grace para sa mga magsasaka at sa mga kailangan po ng tubig ulan. Especially yung mga dams ng ating mga power generation. So, bali yan po ang kailangan natin ngayon sa panahon ng habagat. At sa labas ng ating bansa, all clear po, wala naman po ang pinapakita na kasunod nito. Base po sa computer models hanggang Hulyo 9, Hulyo 9, so hanggang Agosto 9. So, bali ito lamang po si 92W ang binabantayin natin. May nakita po tayo dito yung ex-Hurricane Douglas, that's right, ito po si Hurricane Douglas galing pong Hawaii. Nag-cross ng international dateline, pumasok po sa kataas-taas ng parte po ng Western Pacific. At ito po ay remnants na lang po ito. At tumatahak na yan papunta sa isang stationary front. Hina na po yan, mag-absorb po sa frontal system na yan. Okay, so yan po ang ating GraphSat. Fast animation. Kita po natin, malaking circulation. Ito yan po yung center ni TD91W. Ito na lang po si LPA92W. Mukhang magiging bagyo in the next 24 to 48 hours at tatahak po ito patungo po dito sa Okinawa o dito sa may Taiwan. So, depende po kung masunod po yung kanyang track. At kita po natin rin dito sa ating zoom-in satellite animation yung mga localized thunderstorms sa Mindanao. At ito naman po yung mga thunderstorms dala ng habagat, yung mahinang habagat at yung monsoon trough dito po sa may Northern Luzon.
Kaya mag-ingat po sa mga lightning strikes, malalakas na buhos ng ulan na pwede mag-cause nitong mga tinatawag nating flash floods at landslides sa mga lugar ninyo. So please take all necessary precautions. Dahil po, medyo uso na po na yun ang mga malalakas na ulan dahil sa tag-ulan na po na yun. At ito po yung LPA na isa, slowly nag-organize. Kita nyo, kumakapal ang kanyang kaulapan. Gusto niya rin maging isang tropical depression. So yan po, at bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating 3-day wind, rain at pressure forecast mula sa windy.com. Ito po yung galing sa ECMW model, ECMWF or European model. So bukas po, yan po si 91W tropical depression, landfall na po sa Hainan, but still abot po sa may West Philippine Sea at western sections ng Luzon itong surface wind flow dahil po sa medyo hinihikayat po nitong bagyong ito sa may Hainan Island. At bukas din, bibilis ng bahagya itong si LPA 92W na sa tapat na po siya ng Batanes at posibleng maging bagyo, kaya babantayin po natin yan. But konting-konti po ang pag-enhance ng habagat kasi po mas malakas itong si Tropical Depression sa may Hainan Island sa pag-sack nitong southwest monsoon. Kaya makita nyo ang Visayas at Mindanao, variable winds na po dyan. So ito na naman po yung mga localized thunderstorms po ang inaasahan. Sa Linggo po ng hapon, kita po natin dito na si Tropical Depression 91W, naglandfall na po sa Vietnam, humihina na rin yung habagat. Subalit nandito naman po yung isa na LPA, papalapit po sa Yayama Island Chain, east of Taiwan. At tahimik naman po sa Kabisayaan, Southern Bicol. At mga localized thunderstorms naman po yan ang inaasahan sa Linggo ng hapon. At pagdating ng Lunes ng hapon, yan po, makita po natin dito na yung dating bagyo dito sa may area po ng Northern Vietnam, nalusaw na po. At nakita po natin yung southwest monsoon ay nagsishift po at papunta na yon sa lugar nitong si LPA 92W na pagdating ng Lunes ng hapon nasa bisinidad po ng East China Sea, southern portions po yan sa may northeast or north-northeast of Taipei, Taiwan. Kita rin po natin ang Pilipinas ay variable winds na po. Magandang panahon sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Except po sa hapon o gabi, may mga inasahan pa rin mga thunderstorms sa Kabikulan, Visayas, Mindoro, at dito rin po sa malaking bahagi po ng Mindanao. So far, yan po ang ating pinaka-latest na yung araw na ito ng Biyernes hanggang Lunes na po ito. At babalik ulit ang Weather TV sa Lunes. Mula sa typhoon2000.com, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aming YouTube channel.